taong 1972. Baryo ng Isla Magaan. Halos menor de edad pa lamang noon si Pabling at Juancho. Ngunit mainit na ang dugo nila sa isa't isa. Kadalasan pa nga, nag-aaway sila at halos mauwi na sa patayan. Papatayin kita, Juancho. Subukan mo, Pabling. Hindi mo yun kaya. Gawin mo kung kaya mo. Wala namang nakakaalam kung bakit mainit ang dugo nila sa isa't isa. At hanggang sa tuluyan silang lumaki, mas lalo pang lumala ang kanilang alitan. Maraming nagsasabi na may tangan silang mga agimat at ang mas nagpalala daw ng kanilang away ay ang hindi rin daw pagkakasundo ng kanilang mga tinatangan. Haka-haka ng ilan noon na nagmana silang pareho ng agimat mula sa kanilang mga yumaong mga lolo, at ang kanilang mga agimat na iyon mas nagpapainit pa sa kanilang mga ulo. Si Juancho, ang kanyang tangan, ang medalyon ng San Miguel, na kapag hindi daw kayang kontrolin ng kung sino ang may tangan noon, tila ang nanaisin lamang niya ay ang palaging manggulo. Si Pabling naman, ang kanyang tangan, ang tinatawag na medalyon ng Espiritum Waxim. Ang taong may tangan noon, ayaw niyang naaapi o napapasailalim sa ibang tao. Isang araw, sa di inaasahang pagkakataon, nagpang-abot ang dalawa sa isang pastulan. Isang magandang araw para magpastol na naman. Ay nako. Dahil naunang magtali doon ng kanyang kalabaw si Juancho, ganoon na lang ang kanyang galit nang makita niya na doon din ipinastol ni Pabling ang kanyang alagang baka. Punyeta. Talagang hinahamon talaga ako ng Pabling na yan, ha? Nagbanta si Juancho kay Pabling na sa oras hindi niya inalis ang kanyang alagang baka, may masamang mangyayari sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo inalis yung baka na yan, pareho kayong kakatayin ko. Subalit sa halip na matakot noon si Pabling, tinawanan lamang niya ang sinabi ni Juancho sa kanya. Munti ka na rin silang magpatayan noon. Liga, magsubukan tayo ulit ng lakas, oh. Puro kasalita. Mabuti na nga lang may nakakita at umawat sa kanila, dahil hawak na nga nila ang kanilang mga itak. Dahil sa mga oras na iyon, inilabas na nila ang kani-kanilang mga itak. Hoy, tama na yan. Tama na yan. Itigil nyo na ang away. Agad na ibinalita iyon ng saksi sa kanilang Kapitan Del Barrio. Kaya agad nilang pinuntahan ang dalawa at pinigilan. Itigil nyo na ang away. Juancho, Pabling, tama na yan. Sa pagkakataong iyon, tumigil naman ang dalawa at sinabihan sila ng kapitan na kung hindi sila magkakasundo, umalis na lamang sila sa kanilang baryo.
Hanggang ngayon pa naman, mainit pa din ang dugo nyo sa isa't isa. Ayaw namin ang gulo dito sa baryo. Kung hindi namin mapipigilan ang mga pagkulo ng dugo nyo sa isa't isa, umalis na lang kayo dito. Gusto namin ang tahimik na pamumuhay. Kung gusto nyo magpatayan, sa labas ng baryo nyo gawin yan. Hindi naman noon nakaimik ang dalawang lalaki at nagkanya-kanyang umuwi na lamang sa kanilang mga bahay habang hila ang kanilang mga alaga. Hayop, men. Dahil sa'yo, Wancho, lalayas pa ata ako dito sa baryong to. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, umalis na sa kanilang baryo ang dalawa. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. At maging ang kanilang mga kamag-anak, hindi alam kung nasaan na sila. Mas mabuti na din to para makaiwas ng gulo. Nakakahiya kay Kapitan. Hanggang sa muling pagkikita, Pabling. Inakala ng mga tao noon na magiging tahimik na ang kanilang baryo dahil sa pagkawala ng dalawa. Subalit lumipas ang dalawang taon. Nagsimula silang pamahayan ng takot dahil sa sunod-sunod ang mga nabibiktima ng mga aswang. Hindi lamang iyon sa kanilang baryo, kung hindi pati na sa kanilang karatig na yon. Kapitan, dumadami nang nabibiktima ng mga kultong aswang na yan. Anong gagawin natin? Dahil sa pangyayaring iyon, ang mga taga-isla Magaan na puno ng takot. Wala kasing palatandaan ng presensya ng mga kultong aswang. Umaatake lang daw sila at nangunguha ng mga tao na kanilang gagawing alay para sa kanilang kinikilalang Panginoon. Kailangan natin magdoble ingat. Isang araw, balibalitang umuwi na si Wancho sa baryo. Nalaman ito kung ano ang karumal-duman na ginagawa ng mga kulto sa mga tao. Kaya ganun na lamang ang galit niya. May mga kultong nangunguha ng mga tao dito. Kinulo niyo ang baryong sinilangan ko. Ngayon, magbabayad kayo. Ipinangako niya rin sa kanyang mga kanayon na tutulong siyang masugpo ang grupo na ito. Labis-labis naman ang pasasalamat ng mga tao sa kanya. Magmula noong dumating siya, napansin din nila na dumalang ang karahasang ginagawa ng mga kulto sa kanilang nayon at maging sa mga karatik lugar nito. Iisang bagay lang noon ang siyang naging palaisipan kina Wancho. Sino kaya nagpasimuno ng nasabing kultong to? At kung bakit nila ginagawa ang nasabing bagay na alam naman nilang labag sa batas? Magbabayad siya. Madalas na tanong ni Wancho sa kanyang sarili. Isang dapit hapon, habang nagpapahinga si Wancho sa lilim ng puno ng mangga,
napansin niyang iilang tao na naglalakad sa hindi kalayuan. Saan naman kaya pupunta ang mga taong yan? Nakasuot sila ng kulay itim na damit at nakatalukbong upang hindi sila makilala. Mukhang ito yung sinasabi nilang mga kultong aswang ha. Sinipat ng maigi ni Wancho ang mga iyon, subalit dahil may takip ang kanilang mga muka, hindi niya sila nakilala. Bunsod ng kanyang pagiging kafiyoso, naisipan niyang gamitin ang kanyang kakayahan. Mukhang gagamitan ko sila ng kakayahan ko para mamatsyagan. Malalaman natin ngayon kung sino pinuno niya. Umusal siya ng dasal para sa tagabulat at nagsimulang maglakad patungo sa kung saan naroon ang mga taong iyon. Habang naglalakad, sinusubukang alamin at isipin ni Wancho kung ano ang pakay ng mga ito sa kanilang baryo. Malamang, nagbabalak na naman silang kumuha ng mga tao para ihalay sa kanilang Panginoon. Mga demonyo sa lupa. Nang tuluyan siyang makalapit, sinipat niya ng maigi ang mukha ng mga iyon. Nakita ni Wancho na ang apat sa kanila puro babae, samantalang ang isa naman na nasa unahan, lalaking balbas sarado. Mas binilisan pa ni Wancho ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa unahan ng mga ito. Sinilip niya ang mukha ng lalaking balbas sarado at noon, napamura na lamang siya. Walang iya. Pabling. Nalaman niya na si Pabling iyon, kaya gano'n na lang ang kanyang galit. Demonyo ka talaga. Ikaw palang pinuno ng mga hayop na yan. Ramdam din niyang pag-init ng kanyang medalyon, kaya nakumpirma niya na yun nga si Pabling. Walang ano-ano. May anong kinapa ang nasabing lalaki sa loob ng kanyang damit at namulagat na lamang ang mata ni Wancho nang makita niyang hawak ni Pabling ang kanyang medalyon na Spiritum Waxim. May ganyan pala siyang tangan. Kaya pala. Agad na naisip ni Wancho na baka alam ng nasabing lalaki ang kanyang presensya sa paligid. Sa tingin ko naramdaman niya ako. Dahil doon, napagpa siya niyang umalis na muna sa tabi ni Pabling at maglakad papalayo sa kanila. Sinabi niya din sa kanyang sarili na kailangan niyang malaman kung saan tutungo ang grupo nito. Kailangan kong alamin kung saan kayo nagkukuta. Pumpirmado na kayo yung kultong kinakatakutan ng mga taga-nayon. Wika pa ni Wancho sa kanyang sarili. Napalunok na lamang ng kanyang laway si Wancho at ipinagpatuloy ang kung anuman ang kanyang binabalak. Sinundan nga niya sila Pabling kasama ng mga tauhan nito hanggang sa makarating sila sa gitna ng gubat kung saan mayroong maliit na pamayanan. Nakaramdam ng magkahalong kilabot at galit si Wancho dahil kumpirmado niya na sila nga ang kultong kinakatakutan ng kanyang mga kanayon. Demonyo ka talaga, Pabling. Magmula noon hanggang ngayon.
sa panig ka pa rin ang kaliwa. Uwi ka ni Juancho habang pinagmamasdan ang kung anumang ginagawa ng mga tao doon. Hamakin mo makabuo ka pa ng kulto na naniniwala sa'yo. Ilang sandali pa, napansin nito ang mga marka ng dugo sa bawat kubong naroon. Nakaramdam siya ng pangingilabot. Naisip niyang malaki ang posibilidad na ang mga dugong ginagamit doon, dugo ng mga nabibiktima nilang mga tao. Magbabayad ka, Pabling. Dahil doon, napaisip si Juancho na susubukan niyang alamin kung anong lihim ng pamayanang iyon upang mahuli sila sa akto. Dahil natagpuan naman ni Juancho kung saan sila naglulungga, napagpa siya niyang bumalik na lamang muna sa kanilang bahay. Babalik ako. Kailangan ko mapaghandaan to. Babalik ang kita, Pabling. Hindi niya muna sasabihin sa kanyang mga magulang ang kanyang nasaksihan at maging sa kanyang kanayon. Sisiguraduhin niya ang kanyang plano, planchado. Ang nais kasi niya, siya lang mismo makasaksi sa kung anumang aktibidades na ginagawa ng nasabing kulto. Dahil sa kaparaan ng iyon, hindi mapapahamak ang kanyang mga kanayon. Malaki naman kasi ang tiwala niya sa kanyang tangan na hindi siya nito pababayaan. Medalyong San Miguel, ikaw na bahala sa akin. Huwag mo kong pababayaan sa laban na to. Kailangan na kailangan kita. Pagka-uwi ni Juancho sa kanilang bahay, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpapahinga. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya doon at inabot na siya ng gabi. Napailing na lamang siya at agad na napabalikwas dahil hindi man lang siya ginising ng kanyang mga magulang o kahit na kanyang mga kapatid. Napatayo si Juancho at inunat ang kanyang katawan. Habang ginagawa niya iyon, nagulat siya dahil nakarinig siya ng mga kaluskos sa hindi kalayuan. Ano naman kaya mga ingay na yan? Sino kaya ang mahilika niyan? Masama ang kutob ko. Umiinit ang medalyong San Miguel. Agad na pumasok sa kanyang isipan na merong panganib sa palikid. Nang mga sandaling iyon, agad na umusan ng dasal para sa tagabulag si Juancho. Marahan din siya naglakad patungo sa kung saan nadidinig ang mga kaluskos. Noong makalapit na siya sa bandang kasukalan, napagtanto niya na doon nagmumula ang ingay na iyon. Ano kaya to? Lumapit siya roon upang alamin kung ano ang gumagawa ng nasabing kaluskos. Subalit nang makarating siya dito, wala siyang nakita. Napalingon na lamang si Juancho nang sa hindi niya inaasahan, may narinig siyang mabilis na mga yabag na animoy tumatakas. Mukhang tatakas ka. Dahil doon, hinabol niya iyon at gano'n na lamang ang pagmumura niya nang malamang isa pala iyon sa kasamahan ni Pabling. Sa tingin ko, kasapi ka sa kultong to. Sinubukan niyang dakpin iyon upang paaminin sa kung anumang ginagawa nila,
Subalit sa hindi niya inaasahan, naging mabilis ang paggalaw noon hanggang sa tuluyan na nga iyong nakalayo. Ang bilis naman niya. Swerte mo. Nang mga oras na iyon, napagtanto ni Juancho na may kakaiba sa kanyang nakaengkwentro. Hindi pang karaniwan yung bilis ng taong yan. Sa tingin ko may kakaiba. Bulong pa ni Juancho sa kanyang sarili. Makalipas pa ang halos 5 minuto, muling nag-init ang pakiramdam ni Juancho. Anong init to? Alam niyang ang medalyon ang dahilan nito. Sobrang init ang ibinibigay noon sa kanya at naging pamilyar siya sa nasabing pakiramdam. Alam niya kung sino ang nasa paligid, kaya inihanda niya ang kanyang sarili sa kung ano man pwedeng mangyari. Ganitong ganito yung pakiramdam. Kapag nandyan lang si Pabling sa paligid, alam kong nariyan ka. Damang-dama ko ang presensya mo. Lumabas ka't harapin mo ako. Huwag ka magtago sa dilim. Uwi ka ni Juancho. Nakarinig siya ng pagtawa mula sa kasukalan. Juancho, ang matalik kong kaibigan. Maligayang pagbabalik. Ilang sandali pa, lumabas si Pabling na nakasuot pa rin ng purong itim na damit. Muli iyong nagwika ng... Ano, Juancho? Kumusta na? Nagulat ka ba nang malaman mong ako ang pinuno ng kultong nananalanta sa bari natin? Alam mo ngayon, higit na sa'yo ang tinataglay kong lakas. Gusto mo bang subukan? Pagkatapos magwika ni Pabling ng mga katagang iyon, muli siyang napangisi. Ngayon, hindi na tayo pantay. Mas malayo na ang agwat ko sa'yo. Napakuyom naman ng kanyang kamao si Juancho at hindi niya inaasahan ang kanyang mairinig. Nanginig siya dahil sa galit, kaya agad niyang minura si Pabling at sinabihang pagbabayaran sa mga ginawa nito sa kanilang mga kanayon. Hayop ka. Pati mga taga-baryo at ang mga taong kinagislan natin, winalangya mo. Hindi magtatagal ang gawain mong yan, Pabling. Itiyakin ko sa'yo na bandang huli, pagsisisihan mo ang lahat ng to. Seryosong wika ni Juancho habang mabalasik na nakatitig sa kanyang kaharap. Hahayaan lamang sana siya ni Juancho at babalik na sana ito sa loob ng kanilang bahay. Subalit mabilis siyang nilapitan ni Pabling at sinuntok sa batok. Dahil doon, hirap makabangon si Juancho.
Ngunit pagkara ng ilang sandali, mabilis niyang naigalaw ang kanyang katawan at agad na gumanti ng suntok sa pinuno ng mga kulto. Muli silang naglaban ng mga panahong iyon. Ang bawat isa sa kanila sumubok na makasuntok at umatake ng sagayon. Magkasukatan sila ng lakas. Subalit dahil sa kanilang tinataglay, tila ba walang silbi ang tama at atake ng kanilang mga kamao sa isa't isa. Naging mabilis ang pag-iwas ni Wancho sa mga pag-atake ni Pabling sa kanya. Si Pabling naman, kahit na napakalakas ang mga binibigay na pag-atake ni Wancho sa kanya, hindi man lang siya tinatabla nito. Makalipas ang mahigit 20 minutong paglalaban, wala ni isa sa kanilang natumba. Dahil doon, napawika si Pabling ng "Ayoko mag-akse ng oras kagaya mo. Diyan ka na. Marami pa akong misyon na dapat gawin. Tanda mo to, Wancho. Huwag na huwag na huwag kang makikialam sa mga pinaplano ko. Tanda mo yan." Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang iyon, agad siyang napahalakak ulit at iniwan si Wancho sa ganong sitwasyon. Subalit bago pa man tuluyang makaalis si Pabling, nagwika si Wancho sa kanya ng "Hayop ka. Sa oras na mabalitaan kung may nawawala na naman sa kanayon natin, o kahit na sa mga tao sa kabilang nayon, tatapusin ko na ang alitan natin to. Titiyakin ko sa'yo na pati kagrupo mo at ang binuo mong kultong yan, uubusin ko. Walang lugar sa mundong to mga kagaya niyong walang iniisip kung hindi ang sariling kapakanan. Tanga lang ang maniniwala sa mga prinsipyo niyo." Nagpatuloy sa kanyang paglalakad palayo si Pabling habang humahalakak. "Subukan mo, Wancho. Makikita natin. Hanggang ngayon, puro kasatsat. Di ka na nagbago." Hindi na siya napalingon pa kay Wancho. Nang tuluyang mawala na si Pabling, mabilis na pumasok sa kanilang bahay si Wancho. Nahiga siya sa kanilang higaan. Subalit kahit anong gawin niya, hindi siya dinadalaw ng antok. Dahil dito, binuksan na lamang niya ang kanyang bintana at hinayaang nakatiwangwang ito hanggang sa tuluyan siyang makaitlip. Nasa kalagitnaan ng kanyang pagtulog si Wancho nang biglaan siyang maalimpungatan dahil sa sigaw na kanyang narinig. "Sino yan? May kailangan ng tulong." Mabilis siyang bumangon at napadungaw sa bintana. Ganun na lang ang pagkagulat niya nang makita niyang may mga taong nakahilera na may mga dalang sulo. Tila may kinakalagkad silang tao na pwersahan. "Bitawan niyo ako! Tulong!" Sa kabilang dako naman, may narinig siyang iyakan at pagmamakaawa.
dahil dito. Napagtanto niyang baka nagsisimula na naman sa paghasik ng kanilang lagim ang kultong binuo ni Pabling. Langya ka, Pabling. Demonyo ka. Sumusobra ka na. Hindi ko napapayagan ang gawain niyo. Ngayong nandito na ako sa ating baryo, tatapusin ko na to. Dala ang kanyang itak at ang kanyang medalyon ng San Miguel. Bumaba si Juancho sa kanilang bahay at tinungo ang bahagi kung saan naroon ang grupo ng mga taong nakasuot ng kulay itim. Gamit ang tinataglay niyang tagabulag, malaya niyang nagawa ang kung anumang nais niya. Dahil alam ni Juancho na patungo sa maliit na pamayanan na nasa gitna ng gubat ang mga taong iyon, nauna siyang pumunta roon. Tumakbo siya ng mabilis hanggang sa tuluyan siyang makapasok sa loob ng kagubatan. Kailangan ko mauna doon. Pagdating niya roon, marahan siyang naglakad at maingat niyang pinasok ang pamayanan sa gitna nito. Ginalugad ni Juancho ang paligid hanggang sa makita niya ang bahagi kung saan nag-aalay ng mga tao sina Pabling. Dito nila ginagawa ang pag-aalay ng mga tao. Saktong pagkarating niya roon, dumating na din ang grupo nila Pabling. Dahil doon, nakita niya kung sino ang kanilang tinukot. Nalaman ni Juancho na ang kinuha palang bata ng mga kultong iyon, isa sa kanyang mga pamangkin. Dahil dito, lalo siyang nagalit. Subalit sa halip na agad na magpakita, nagmatsyag muna siya sa kung ano ang gagawin ng mga membro ng kulto ni Pabling. Ilang sandali pa, kinladkad na nila ang bata patungo sa mesang katapat ng altar kung saan sila madalas na nag-aalay. Igapos niyo na yan at sisimulan na natin ang ritual. Itinali nila ang bata at sabay-sabay silang nagdasal sa wikang hindi alam ni Juancho. Pagkatapos manalangin ng mga membro ng kulto ni Pabling, binigyan nila ang nasabing lalaki ng isang punyal at isang mangkok. Napalunok ng kanyang laway si Juancho dahil may kung anong kutob siya sa gagawin ni Pabling. Nang makita naman ng bata ang punyal, agad siyang napasigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag po! Tulong! Humingi siya ng tulong, subalit tinatawanan lamang siya ng mga naroon at sinabihang walang makakarinig sa kanya. Kung ako sa'yo, bata, tumahimik ka na lang at ialay mo ng iyong buong puso ang sarili mo sa aming Panginoon. Sambit pa ni Pabling na noon, nakaamba na ang punyal upang itarak sa dibdib ng naturang bata. Alam ni Juancho na itatarak iyon ni Pabling sa leeg ng bata at kukunin nito ang dugo niya. Dahil dito, marahang lumapit si Juancho roon at agad na nagpakita sa miyembro ng mga kulto. Pagkakita naman nila kay Juancho, nagulat sila dahil hindi nila inaakalang may nakapasok doon na ibang tao. Napasok tayo. Agad namang nakilala ni Pabling si Juancho. Kaya napamura ito at iniyuto sa kanyang mga kasama na patayin ang lalaki.
Sagabal ka talaga sa lahat ng plano ko, Juancho. Mga kapatid, paslangin ang lalaking yan. Isa siyang hadlang sa ating mga layunin. Patayin at ialay ang katawan sa ating Panginoon. Subalit dahil sa tinataglay na medalyon ni Juancho, nahirapan ang membro ng kulto na paslangin siya. Sa halip, si Juancho ang pumaslang sa lahat ng kasapi ng kulto ni Pabling. Sa pagkakataong iyon, ang mga membro ni Pabling nagbago ng anyo. Naging aswang ang lahat. Sinasabi ko na nga ba, literal na kampon na kayo ng Diablo. Mantakin yung ibenta niyo ang sarili niyo para magkaroon ng kapangyarihan. Naniniwala kayo sa pinuno niyong pulpul. Ginawa niya kayong mga aswang. Pakawalan niyo ang bata. Ako ang harapin niyo. Tumingin lamang si Pabling at muling inutusan ng kanyang mga natitirang kasapi ng kulto at muling inutusan ang kanyang grupo na paslangin si Juancho. Nilabanan ni Juancho ang lahat na nagtangkang umatake sa kanya. Gamit ang kanyang sundang, lahat ng umaataking nilalang sa kanya, pinupugutan niya ng ulo. Uubusin ko kayo. At isusunod kita, Pabling. Tandaan mo yan. Pagkaraan ng ilang sandali, naubos ni Juancho ang lahat ng kasapi ng kulto ni Pabling. At si Pabling na lamang ang natitirang buhay. Kagaya ng dati, Pabling, ikaw at ako ulit. Pero sa pagkakataong ito, wala nang aawat. At panigurado ko na isa na lamang ang matitira. Pagkatapos magwika ni Juancho ng mga katagang iyon, hindi niya inaasahan ang pangyayari. Unti-unting nagbago ng katauhan si Pabling. Hinubad ni Pabling ang kanyang damit at doon, nagbago ang kanyang anyo. Naging mabalahibo ang kanyang katawan. Nagbaga ang mga mata. Tumalim ang mga pangil. At humaba ang mga kuko. Naging aswang si Pabling. Sinasabi ko na, para lang mahigitan ako, ipinenta mo ang kaluluwa mo sa demonyo at piniling maging aswang. Wala kang kwenta. Kahit magsama pa kayo ng kinikilala mong Panginoon, hindi kayo mananalo sa kabutihan. Bago pa man makagawa ng kung anumang aksyon si Pabling, mabilis nang kinalaga ni Juancho ang lubid na nakagapos sa kamay at paa ng kanyang pamangkin. Ganun na lamang ang galit na naramdaman ni Pabling dahil sa pangingialam ni Juancho.
napailing na lamang si Juancho ng mga sandaling iyon. Punyeta ka. Walang makikialam ngayon sa atin. Papatayin kita, Pabling. Pagkatapos niyang sabihin iyon, mabilis silang umatake sa isa't isa. Nagsukatan sila ng lakas, nagpalitan ng mga atake, at sa bawat atake nila, tila walang may balak na umatras. Kahit mga bata pa tayo, pakilamero ka na sa buhay ko. Tatapusin ko na ang buhay mo, Juancho. Ikaw ang iaalay ko sa aking Panginoon. Puro ka dada. Gawin mo. Patuloy ang pagpapalitan ng atake ng dalawa. Gamit ang sundang ni Juancho, buong lakas niyang inaatake si Pabling. At iwinawasiwas niya ang kanyang sundang kahit saan ito tamaan. Dahil sa kakaibang bilis naman ni Pabling, naiiwasan niya ang lahat ng atake ni Juancho. Ang bawat atake din ni Pabling kay Juancho, tila hindi umuupra. Dahil sa kakaibang kunat at kabal ng kanyang katawan, nadulot ng medalyon ng San Miguel, hindi bumabaon ang mga kuko ni Pabling. Tumagal ang kanilang paglalaban hanggang sa malapit na mag-alas 12. Pagpatak ng ating gabi, napatawa si Pabling. Napansin din ni Juancho na tila lalong naging mabilis at malakas ang nasabing lalaki. Isang pagkakamali ang kalabanin ako sa mga oras na to, Juancho. Wika ni Pabling kay Juancho. Nakatitig lamang sa kanya si Juancho at sa halip, inihanda niya ang kanyang sarili. Nag-isip siya ng plano sa kung paano niya masusugatan o mapipinsalaan ng malala si Pabling. Walang ano-ano, napansin niya ang lupa. Napatitig siya ng mabala si kay Pabling at seryosong nagwika ng lahat tayo nagmula sa lupa. At pabalik sa lupa. Tignan natin ngayon kung hindi ka pa masugatan. Dahil nalilito pa si Pabling sa kung anong ibig sabihin ng kanyang kalaban, mabilis na itinago ni Juancho sa lupa ang kanyang itak. At bago pa man makagawa ng kung anumang aksyon si Pabling, biglang nawala sa harapan niya si Juancho. Nasaan ka? Magpakita ka, duwag. Tinagamitan mo ba ako ng tagapulat mo? Tumabas ka. Kung hindi, papatayin ko ang pamangkin mo. Pagbilang ko ng tatya at di ka pa lumalabas. Magpaalam ka na sa kanya. Sa... Medalyong San Miguel, ikaw na ang bahala. Pagkatapos magbilang ni Pabling, mabilis niyang inatake ang pamangkin ni Juancho. Ngunit dulot ng kakaibang bilis na taglay ni Juancho, mabilis na kinuha agad ni Juancho kanyang sundang na ibinaon sa lupa. Hindi na malaya ni Pabling ang mabilis na pag-atake ni Juancho.
bago pa man mahawakan ni Pabling ang pamangkin ni Wancho. Nauna nang tumaga ang sundang ni Wancho sa kanyang leg. Dahil sa ataking iyon ni Wancho, napinsala ang leeg ni Pabling. Agad na bumulwak ang dugo rito at bumagsak siya sa lupa. Nakatitig pa ng masama kay Wancho si Pabling habang iniindang kanyang pinsala. Nang mga oras na iyon, napailing na lamang si Wancho at tinitigan ang kanyang pamangkin sa hindi kalayuan. Takot na takot ito at maluhalwa. Kitang-kita ni Wancho kung paano dumanak ang dugo mula sa leeg ni Pabling dahil sa kanyang ginawang pinsala. Subalit kahit na ganoon, hindi siya nakaramdam ng kahit anumang awa. Kabayaran lahat yan sa mga ginawa mo. Hindi ka na dapat pang mabuhay, Pabling. Kampon ka na ng demonyo. Pagkawika niya ng mga katagang iyon, tinuluyan niyang pugutan ng ulo si Pabling. Alam niya sa kanyang sarili na tama lamang ang kanyang naging hatol dito. Kung hindi niya pinatay ang lalaki at hinayaan lang sa kung anumang ginagawa nito, malamang ang lahat ng tao sa kanilang nayon, mga malalamig ng bangkay. Nang mga oras na iyon, umuwi na si Wancho kasama ng kanyang pamangkin. Inihatid nito ang dinukot ng mga kulto sa mismong bahay nila. Wancho, salamat sa pagligtas sa aming anak. Maraming salamat. Wancho, magpalain ka nawa. Maraming salamat sa pagligtas kay Pilimon. Maraming salamat. Wala po nga naman. Mag-iingat po kayo. Kinabukasan, bali-balita ang patungkol sa pagkamatay ni Pabling at iba pang kasapi ng kulta nito. Napag-alamanan din nila na ang lalaki ang pinuno ng nasabing kulto. Marami ang nagsabi na baka tuluyan siyang sinakop ng kasamaan dahil hindi na niya nakontrol pa ang kapangyarihan mula sa kaliwa dulot ng kanyang medalyon. Magmula noon, naging payapa na ulit ang nayon nila Wancho. Nawala na rin ang takot ng buong kanayunan at sa mga posible pang pwedeng maganap sa kanila. Kahit paano, nakakampante silang lahat na hindi na mabubuo ang kulto na itinatag ng isa nilang kanayon na nalihis ng landas at pumanig sa kaliwa na katulad ni Pabling. Yun, maraming salamat mga kapepe. Napakaangas naman nun, no? Kaliwa, laban sa kanan. Masyadong ma-action. Kung may mga opinion kayo patungkol sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba, magbabasa kami. At yun lang, ingat kayo palagi. At huwag nyo na din kalimutang ilagay kung taga saan kayo para malaman namin kung hanggang saan inabot nitong kwento natin ngayon. So yun lang mga kapepe, no? Ingat kayo palagi. God bless you all. Bye-bye.